Ayang yung nauna natin. Welcome back again sa ating YouTube channel, guys. Panibagong episode na naman tayo. Dito tayo, dumayo tayo dito. Tayo nakahuli nung pinakamalaki nating barakuda saka yung mga tangigi natin. Nahuli yun. Tara, samahan nyo ako ulit para sa dive na ito. Let's go! Shoutout nga pala kay Marlon Mix Vlog, kay Melods TV from Island Birinor din Samar, Serum Channel, maraming salamat po. So dito unang dive natin. Sa mababaw lang muna nag-una tayo. Mga nasa siguro 4 o 5 dipa ang lalim na ito. So dito may napansin akong surahan. 3 piraso sila, pero yung 2 ang unang lumapit. Kaso hindi talaga yung out of range pa rin yan. Kung baga hindi pwedeng tirahin. So medyo nabubulabog sila ng maliliit na isda. Ang lalaki pa sana ng unicorn. So ayaw talaga maklose yung gap natin sa kanila para matira natin. Kaya hayaan muna natin yan. So dito linapitan tayo ng isang pawikan. Pero walang pin siya sa likod. Isa lang. Kung mapapansin nyo, walang partner yung sa hulihan niya, kaya hirap na hirap lumangoy. Ano kaya nangyari dito? So pagkarating natin sa spot, tangigi agad ang bumugad sa atin. So dinrapan ko, try kung mapapansin tayo. So buti nilang umikot. So pagkakita ko agad sa isda, ang taas nung patama natin. Kaya binigyan ko talaga ng line. Hopefully na maano natin, maiahon tong isdang to. Kaso wala, biglang na wala na. Biglang wala nang laban sa line natin. Maluwag na yung line. So sayang, napakalaki sana ng tangig yun. Hindi ko alam yung aim natin but napakataas. So another dive tayo, tangigi ulit. Ito medyo malakas kasi yung agos ngayon, nagpatangay lang ako. Pero sinalubong ulit tayo ng tangige. So dito another not a good holding shot na naman. Hindi ko alam ba't ganun yung mga aiming natin ngayon. Medyo wala sa align yung mga pagkatira natin. So dito iningatan ko talaga siya. So baka makawala ulit.
sa pangalawang isda natin kung makawala pa to. So dito lumalaban pa kasi siya kaya binibigyan ko ng line. Yung tama niya kasi nasa babuntot. Kaya dito sa part na to, kumukuha pa ng line siya. Tapos sinisid ko talaga kaagad, at least hindi naman tayo masyadong nakagamit ng hangin. Maganda pa yung kondisyon natin. So dito, habang nilalapitan natin, kumuha pa ng line. So angat muna ako dito. So nag-timing ako dito yung hindi siya gumagalaw. So pagkalapit ko, pagkaabot ko nung buntot niya, eto pagkahawa ko, biglang nakawala na nga yung shaft natin sa kanya. Buti nilang nahawakan pa natin. Eto, dito sa part na to, kaya akap ko yung isda. Inaakap po talaga para di na makawala. So sayang din. So at least isang tangigi ang huli natin. Sayang yung una natin. Lord, untik pa makawala. Buti lang naagapan natin. Yung pagtira kasi natin late na. Sayang yung nauna natin. Napakalaki sana yun. Siguro mga about 15 to 20 kilos yun. Mga nandito yung tama. Dito banda. Nataasan natin. Pero blessing pa rin tayo. Thank you Lord. Ang malas nating araw na ito. Ngayong araw. Nakawala yung isang tangige, tapos yung isa na huli natin hindi natin naiahon, kinain ng pating. Nagdive pa kasi ako dun sa pagkahuli natin, kaso pagbalik ko wala na dun. Ang mali ko dun is hindi ko sinabit sa corals yung stringer ko, kaya siguro tinangay ng pating. Sayang. Ito siguro yung pinaka worst na pamana ngayong taon na ito para sa akin. Pero okay lang yon. Bawi na lang tayo next time, next day, or next year na ulit. Okay lang yon. At least safe tayo. Walang nangyari sa atin. Okay, hanggang susunod.